bilang pagpapatuloy ng selebrasyon ng International Women's Month o pagkilala sa mga kababaihan sa lahat ng larangan. Noong July 1968, isang Pilipina ang kinahumalingan ng buong daigdig nang inulat ang kanyang pambihirang katangian sa Associated Press ng United States. Siya ay nagngangalang Maria Teresa Calderon na may pambihirang kakayahan sa pagbabasa. Siya ay nakabasa ng isang 3 pahinang pangkolehiyong sanaysay na mayroong 3,135 na mga salita sa loob lamang ng 3.5 seconds. Isang antas ng pagbasa ng mas higit pa sa 50,000 na mga salita kada minuto na may pambihirang 100% pagkakaunawa kumpara sa mga katamtaman o ordinaryong tao na nakakabasa ng 250 words kada minuto na may 70% lamang na pagkakaunawa. Ibang-iba talaga si Maria Teresa Calderon. Kahit hindi man sobrang natatangi ang kanyang kakayahan sa pagbabasa, siya ay naging usap-usapan pa rin sa mga pangunahing pahayagan sa United States at maging dito sa Pilipinas. Naging usap-usapan din siya sa naganap na Second World Congress of the International Reading Association sa Copenhagen noong August 1968. Para sa kanyang kakaibang talento, ang Pilipinang ito ay minsan nang idineklara ng Guinness Book of World Records bilang pinakamabilis na mambabasa sa daigdig. Si Calderon ay nagmula sa isang pamilya ng mga tagumpay. Siya ang ikalimang anak ni Jose Calderon, isang Ilocano mula sa Kandon at isang miyembro ng Kumbensyong Konstitusyonal noong 1971, at ni Betty Fabros mula sa Batangas, ang una at natatanging babaeng miyembro ng Manila Stock Exchange mula 1967 hanggang 1983. Inensayo ni Calderon ang isang teknik na tinatawag na gestalting, isang alemang forma ng psikolohiya na nagsasabing ang tugon ng isang organismo ay isang kompleto at di nasusuring kabuuan sa halip na sumatotal na mga tugon sa mga espesipikong elemento. Ibig sabihin, kung gaano kapamilyar ang isang paksa kay Calderon, ganun din kabilis ang kanyang pagbasa tungkol sa paksang iyon. Binubuo niya ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang binabasa sa pamamagitan ng kanyang nakaimbak na kaalaman. Sa kaso ni Calderon, masyadong malawak ang kanyang kaalaman o talino. Sa isang test o pagsusulit, nagawa niyang maabot ang 37,000 WPM or word per minute. Maraming sikat na universidad ang sumubok sa kanyang kakayahan. Sa gulat ng lahat, nagawa ni Calderon na baguhin ang nakasulat sa mga libro ng mga tala sa kanyang bilis ng pagbabasa na umabot sa 80,000 words per minute na may 100% pagkakaunawa. Ang kanyang world record ay nananatiling nakatayo hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang lahat ng ito, itinuon ni Calderon ang kanyang oras sa pag-aaral. Siya ay naging matagumpay sa puntong ito. Umuwi siya sa kanyang tahanan sa Batangas at doon niya nilasap ang kanyang tagumpay. Sa kasalukuyan, patuloy na pinapatakbo ni Dr. Calderon ang Calderon Reading Workshop Incorporated na itinatag noong 1968